pagkukulang ba? Do I really deserve to be hurt? Or am I just weak? At sadyang tanga lang ba talaga para paulit-ulit na lang? The kindest people hurt the most. Dahil lagi tayong nagbibigay ng chance sa mga taong nakapanakit sa atin na pumasok pa rin sa ating buhay. Cause we believe na normal lang na makapanakit ang kahit sino man dahil tao lang tayo. But we never know that every chances na paulit-ulit na lang ibinibigay natin sa kanila, paulit-ulit na lang din yung sakit. Dahil ganun pa rin eh, nasasaktan at sinasaktan ka pa rin. Hanggang sa tanggap na lang natin to dahil nasanay na tayo. But wait, check yourself. Are you still okay? Yeah, I'm okay. Pero di mo napapansin na unti-unti ka na pala kinakain ng sakit na yun. Pain can cheat us a lot, mentally, spiritually, and emotionally. At kahit physically, nagpapanggap ka that you're still the same and okay. Pero may hangganan ng lahat ng bagay. Minsan di natin kaya bitawan kahit sobrang nasasaktan ka na dahil mahal mo. At umaasa ka na mawala lang to at magiging maayos din ang lahat. No, second chance is enough. God will allow to break your heart to save your soul. He called you out of the darkness into His wonderful light. 1 Peter chapter 2, verse 9. Huwag ka magtaka kung bakit unti-unti umaalis sa buhay mo ang mga taong minahal mo. Cause no one deserves to suffer. We deserve to be happy. Pain can make us stronger. And use that to become better, not bitter. To forgive and still kind to those people who hurt us. You find out who you are when you live to make peace. Matthew chapter 5, verse 9. And that is your winning greatness. Pain is a part of life. Conquer it and don't let it conquer you. If you don't use your pain constructively, it will use you destructively. Pain and forgive to become the best.